So hi guys, welcome back to my channel. This is Sheila with the Kahoy. So today, didiscuss natin or yung pag-uusapan natin ngayon is about Mayana plant or yung Coleus plant. Yan. Ito, abundant to dito sa atin, dito sa Pilipinas. Marami ito kahit sa ang bahay or sa school, mga establishment sa tabi ng daan, marami kang makikita ng mga ganitong klaseng halaman. At marami itong variety. So far, meron pa lang ako dito 7 na varieties. Yan. So, ito, ang Coleus plant ay madali lang naman siyang alagaan. Hindi siya maselan. Ngayon, i-discuss natin kung paano ba mapadami ito at paano natin ma-maintain, mapalago itong klaseng halaman. So far, kahit sabihin natin ordinary, simple, pero favorite ko yung mga to eh. So, kumbaga, sa kulay pa lang, very colorful yung mga dahon niya. So very unique yun. Kaya nagustuhan ko sila. So, ito, yan. Ito bago pa lang sa akin. Yan. Ito yung klase na isa sa variety ng Mayana. Diba ang ganda? Ito yung purple ang gilid and then neon green yung gitna. Ayan. Diba ang ganda? And then ito din. Ayan. Purple siya and then may shade of pink. Ayan o. Ang ganda. So, ilang beses yung maririnig sa akin yung word na maganda. Ang ganda. So, yan ang mga varieties na Mayana na meron ako. So, sa pag-aalaga ng Mayana, pag-uusapan natin, anong soil ba dapat? So far, ang pagkakaalam ko, yung sa Mayana ay kahit anong klaseng soil mix or mixture or yung potting mix ang gamitin mo, they can thrive on their own as long as na maganda yung drainage ng pots. Yan. Kasi, pero yung mas prefer ng Mayana, nagiging lush siya, malagong-malago siya, maganda yung kulay. Pag ang ginamit mo is loam soil tsaka loose kasi mabilis silang mag-ugat. So, ayan. Kaya mabilis silang lumago. Yun ang dapat nating gamitin. So, ito pwedeng ilagay sa pot with enough na drainage ng pots. Pwedeng gamitin na yung mag-recycle ng plastic bottles, sa plastic pots, sa clay pots, or pwede din siyang i-direct mo sa soil. Kasi ito, nung elementary days, high school days, makikita ko to sa school namin, marami siya. Ganda niya eh, nabibigyan niya ng iba't ibang kulay yung paligid. So, kaya, at ito din, nagiging lush at magaganda yung color niya lalo pag inilagay natin siya sa they can thrive on a direct sunlight or yung medium na sun exposure. Pwede siya. Ito ay ang planning na ilagay ko siya dun sa front namin, sa may front na dito sa gilid. Yan, may front na plant box. Dun ko siya ilalagay para mas lalo siyang matingkad
At nilagay ko lang siya sa plastic pots na ganyan. Kasi time to time, tinitrim ko kasi siya and then pinapalit ko ulit. Kasi pag ganyan siya, oh, pag gumanyan na siya, parang hindi na siya maganda tignan. Parang payat na at malungkot. So sa akin, kinakat ko na lang ulit tsaka pinuputol. Tapos kaya ito nilagay dito para madali lang siyang i-maintain. Yan. Tapos ilalagay ko lang siya dito. Bali, tatlong variety sa isang planter. Ayan. So ayan din. And then yung sa sunlight, pwede din siyang ilagay nyo sa bright and shaded area sa bahay mo, sa garden mo, sa ilalim ng puno. As long as na bright siya. And then, yun, between waterings naman sa ating mga mayana ay kailangan, gustong-gusto nito na dinidiligan siya araw-araw. So, kaya ang ina-advise dito is maganda yung soil mo is loose and then with enough hole sa pots. Kasi, dahil nga, di ba, dahil nga yung sobrang lambot ng stem nito, may tendency siya na ma-root rot agad pag yung soil mix mo is nagsasabaw or yung sobrang malapot, yun. Yun ang kalaban lang nitong mayana kasi may tendency talaga siyang ma-root rot or mabilis siyang mabulok para yun, iwasan natin yung root rot. I may suggest na sa pag-alaga nitong mayana ay kailangan natin na magandang drainage sa pots kung nilalagay natin siya sa pots. At kailangan niya ng loose soil para pag nag-propagate tayo or mag-titrim tayo, magpapalit tayo ng pag i-maintain natin siya, hindi siya mahirap kasi ano lang siya, mabilis lang siyang i-loose tapos bunutin mo lang and then cut and then tanim na lang ulit. So ayun, and then time to time, 'di ba? Sa akin every month or every 2 months, tinitrim ko siya tapos kinakat ko. Pag sobrang haba na, cut ko and then tusok na lang ulit sa panibagong pot or plastic bag. So yun lang, at ito hindi nito mahirap na i-propagate. Cut ka lang, tusok. Pag nabali ito, kunyari, ayan. Kuha lang ako ng bulitin. Ito, may bakante akong pot dito na may soil na. So, kunyari ito, sa pagpropagate nito, kunyari, aksidente mo na nabali, nasagi siya, nabali. O, kagaya nito, nabali siya. Ayan, oh, nabali siya. May ano na siya na nabali. So, ganyan, pag pinutol, direct lang inaitatanim sa lupa. So, ayan. And then, ito, kunyari, sobrang haba na. Ayan. Ika-cut mo lang siya. Diba? Kasi may mga aerial roots na yan eh. Ayan. And then, itutusok mo na lang ulit sa lupa. Ganun lang kasimple. So, hindi siya mahirap na padamihin. So, ito, marami na din ako nabigyan nito. Kasi, mabilis silang dumami eh. So, tsaka na, maraming nagagandahan ito kasi very colorful ang dahon niya. Tsaka unique. Sa akin na yung unique na ko eh. So ayan lang. Ganyan lang siya guys. Ayan. Tapos, yan, ito. Naka 5 days na din. Bago lang to. Pero tignan nyo naman, oh. Yan, oh. May mga bago na siyang panibagong umusbong na dahon. Yan, ayan dito, oh. Yan, oh. Sana, yan. Ika-close up na lang natin. Ayan. So, ito, mabilis. Less than a week, makaka-recover agad sila pag nag-propagate kayo. So, ito, siguro mga nasa more than 8 to 10 days na. Anong, yes. Ito, naka 10 days na siya nung simula nung pinropagate ko siya. So, ayan. Kasi panibagong mga pots ito. Ayan. Kasi yung luma nilang mga nakalagay lang kasi siya sa plastic bag andoon. So, hindi pa siya tapos. Meron pa mga natira doon. So, ililipat ko pa siya ulit pag nakabili ako ng plastic pots na ganito. Yung malambot lang. So, ayan. So, ayan guys, diba?
So siguro ito guys, kung kinakailangan nyo talagang maglagay ng fertilizer, pwede kayong maglagay ng Osmocote or para very organic, you can use powdered eggshell. Kasi ito sa akin, sa mga halaman ko dito, hindi talaga ako naglalagay ng fertilizer. Ang pinaka yung fertilizer ko is yung sa pating mix ko na, di ba, may pupo siya ng baka. And then, very organic na din kasi kalaunan yung ipa, yung kukupit, pag na-decompose na yan. May mga component yan na nagiging kompleto na yung mixture, yung mga components ng soil na nakakabigay ng healthy foliage, ng healthy sa halaman. So, ayan, nakakapagpalago. So, no need na lalo mga maya na hindi naman kailangan to na maglagay ka talaga ng maraming fertilizer. So, ito, yung ano lang nito is yung technique or yung key lang nito is sa soil mix natin. Pag maganda yung soil mix mo, yung pating mix mo sa mga maya na is sila mismo malago sila at very healthy. Maganda yung kulay, lalo siyang titingkad. Pag, lalo na pag ilagay mo siya sa direct sun. So, they can tolerate direct or indirect sunlight. So, ayan lang guys. Na-discuss na natin siguro yung lahat kung paano i-propagate ito. So, ito, hindi ko masabi na they can try for water propagation kasi yun nga, may tendency talaga siyang ma-root rot. Siguro, kasi nag-try ako, nagkat ako nila, binabad ko sa tubig, kinabukasan, lusaw, as in malambot na malambot talaga siya. So hindi ko maisasuggest na paparoots nyo muna sila sa water kasi may tendency talaga na magka-root rot. So, ayan, pagkat, kunyari nakahingi kayo, pag uwi nyo sa bahay, direct, kung may mga pots kayo na, kunyari, maluwag naman siya, tusok nyo lang siya doon, and then, hayaan nyo lang siya ng ilang araw na maka-recover siya na maging alam mo yung masigla na siya ulit tsaka mo na lang ihukay, tanggalin doon sa pinagtusukan mo and then lipat mo siya sa kanyang permanent na pot niya. So, ayan. Pero kung meron kayong permanent na pot na mismo na paglalagyan para sa kanila, much better. So, ayan lang guys. So, itong mga mayana, ayan, very native to sa atin. Marami to sa atin. Marami pang varieties nito. So, kaya ayan, pag may makita talaga ako kung sa mga kakilala ko or may mga nadaanan ko, hindi ako nahihiyang manghingi. So, ito, nahingi ko to sa kapitbahay ng kapatid ko pagpunta namin. Marami siyang ganito. At since nawala pa ako, so, ayan, sabi ko, ate, pwedeng makahingi. So, ayan. So, thankful na naman ako at binigyan niya ako ng isang cuttings lang. So, ayan, tapusin natin ko siya sa apat kasi mahaba siya eh. Mahabang cutting siya, yung mga ganun. Kinat ko siya ng apat. So, ayan, tapos dinuso ko. Tapos, yun o, oh, yung kinat ko, may panibago na siyang usbong. So, ayan lang guys. Ma-share ko today about this Mayana or Coleus plant. So, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa sharings natin today sa diniscuss ko sa inyo. So, about this Mayana. Quick shout out lang sa aking masugid na taga Subaybay, si Ninya Therese Dolendo ng Beliti Aklan. So, ayan. So, hi baby, kamusta? Thank you sa pagsuporta at laging pagsubaybay. Taga-comment ko siya lagi sa aking mga video. So, ayan. Hi! So, ayan. Sa mga gusto mag-shout out, huwag kayong mahiyang mag-comment at kung pwedeng mag-send kayo ng picture nyo and ng inyong picture, lugar, at saka birthday para mabati ko kayo kung birthday nyo ng November. So, ayan. Thank you and see you soon. So, ayan guys. So, ayan lang for today. Sana nag-enjoy kayo. If you enjoy this video, give it a thumbs up. Subscribe kayo sa channel ko and then click the bell button down below para ma-notify kayo whenever I posted a video and please don't follow my Instagram and Facebook page account. So, ayan guys, thank you and see you soon. Bye!